Hi everyone, thank you for joining us in the first episode of our financial series. I'm Jamie and I'll be introducing our speaker very soon. But first, let me give you a brief background of what will happen this evening. Tonight, we will be talking about financial freedom and what it means to have it. So if you got questions like, bakit ang hirap mag-ipon? Or magkano ba ang kailangan ko para makarelax-relax na ako in life? Well, you're in the right place. This series aims to address common financial problems one may face in this generation. The first topic is a special one because it will focus more on mindsets and principles that can be beneficial in reaching our financial goals. Then the succeeding episodes in the following weeks will have a more practical and detailed approach. So hope you guys can join us for the whole series consisting of 4 episodes. At the end of the talk, we will be having a question and answer portion. So take note of your questions and you may ask them anonymously through the link sent through our chat box, or you may also just type it directly in the chat box. Okay, but wait, there's more. Alam niyo ba that we are currently live on Facebook? So you may share the talk with your friends and family. Everyone is welcome to join the series. And we'll also be posting a copy of this video on our YouTube channel afterwards, so you guys can review it if you want to. In addition to this, we will be collaborating with 412 and we'll be releasing a podcast regarding the same topic, but it will definitely be more in-depth to address all the questions and concerns passed. So, sadami kong sinabi, let us start. Our speaker for today is an entrepreneur since 2004. He has been in the seafood and restaurant businesses, general merchandising and printing. Currently, he focuses on seafood exportation and importation while supplying to local stores and restaurants. He is also a part owner of a bakery, oils and egg supply, and is a part owner of 2 online food businesses, namely the Golden Catch PH and Delicacy Food Market. Lastly, he is a part owner of 247 Cargo Forwarding Company that caters to businesses that export by air freight. So without further ado, please welcome Mr. Stanley Chang. Good evening, and thank you for being here. So let's start. So right now is, what is financial freedom? Let me throw back muna itong question na to, to all of us. If we hear the word financial freedom, what comes into our mind? Okay, so start na tayo. What is financial freedom then? So actually itong question na to, itong financial freedom na to, sobrang daming iba-ibang meaning, definitions, di ba? At it really depends on the people na tumitingin na to. So let me share yung perspective ko or yung view ko on this financial freedom. And may 3 components. First is yung financial independence. It's the ability to earn your own income, preferably having more than just one source of income, enough to sustain your own living expenses or and needs, and the capacity to provide for those who depends on you. Ang mas mag-focus ko dito is yung preferably more than one income. Diba? So, isa sa mga magiging, alam na natin na sobrang predictable yung future, right? So, like right now, may mga wars and nasa pandemic pa tayo, diba? So, kung yung isang tao na to, de-depend lang siya sa isang source of income, malaking chance na, or di ba malaking chance, pero may chance talaga na mawala. And pag dudumating na yun to, nung time na yun, nawawala. So, isang goal rin natin is magkaroon pa ng more. And dyan papasok yung mga passive incomes na about like investing sa mga sa time deposit and every other stuff. Pero pag-uusapan pa natin yan later. Okay, so next is having more than enough savings, diverse investments, and insurance that can be used in case of emergency or unforeseen events that can cause loss of income. Source, income source.
So, dyan din, kada na sinabi ko nga kanina na mga ano, unforeseen na events nga na pwede pumunta sa, dumating sa life natin. And part of being financial freedom is na-anticipate na natin yan. Kaya na natin na hindi, porque, example, nawalan tayo ng job o nawalan tayo ng source of income doon sa moment na yan, wala tayong kahit na anong pwedeng gawin or else, di ba, parang mga pana tayo. Pero at least meron tayo enough savings. And maraming mga school of thoughts dyan na parang at least you have 6 to 8 months of emergency funds. Diba? Pero actually, mga nagsasabi na yan, ano pa yan, from like so Western worlds like America, Europe, na alam natin dun sa mga sa countries nila supported ng government. May mga healthcare, 'di ba? Tapos kapag nawala ng ano ng work, may mga assistance ng government. Magpakaya tayo dito. So maybe 6 to 8 months of emergency funds is not enough. Meaning ko nang 6 to 8 months is yung ano, yung sort of income natin. So example, we're earning like around 30,000 per month, then at least we have 8 months. Kung 8 months then we have 240,000 savings para to be ano lang, to be sure lang. So next component is having the freedom and the time to pursue a certain vocation or purpose without sacrificing your main source of income. From the word nga na freedom, di ba? Parang if we cannot have yung time or yung ano yung effort, parang yung ano yung power to do, di ba? Then saan yun yung freedom, di ba? Kasi maraming mga tao na very successful. Maraming businesses, pero at the same time, wala pa rin silang freedom, lalo na sa time. Kasi nga, dami nilang kailangan asikusuhin, dami nilang kailangan gawin, di ba? Tapos, if you cannot give time, di ba? Or if you cannot allot time, at least, kahit na maliit man lang, para at least to pursue man lang, yung other than earning money and everything, then where's freedom in that? May nagsasabi nga na parang kahit na you own your business, if that business requires your time talaga, you're just working for your own business. But you don't own that business actually. So sana goal rin naman natin is, yun nga, for me, ito isang vital na ano na aspect rin ng financial freedom. Okay. So who are most likely to have a hard time reaching financial freedom? Okay, so first, those are yung many who have many wants or desires. Actually, mga ano daw, very ano naman, self-explanatory naman. Pero yun nga, the more you have wants, di ba? Kahit na napakalaki pa ng income mo, kukulang talaga yan, di ba? Hindi talaga yan maging enough. So these are the people who magkakaroon talaga ng hard time ano achieving that. Second are those who do not have savings. Sabi nga na parang it's not what you earn, diba? But it's what you save. Kahit na mas malaki pa yung na-earn mo compared sa ibang tao, pero if you cannot save that, at the end of the day, still have nothing. Meron akong natandaan nga na parang isang YouTube na vlog na sinasabi nga niya na he earns 10 times bigger than his friend sa business na yon. Pero at the end of the day, parang pag tingin mo yung bank account, tingin mo yung lifestyle, or tingin mo yung ano nila, yung network nila, mas marami pa palang naiipon, mas marami pa palang yung network ng friend niya. Kasi nga, ang ginagawa niya, dahil nga malaki yung ano niya, so ginagastos lang niya lahat. So, those who don't save, at the end of the day, magkakaroon na ng problema to achieve yung financial freedom. Third is those who do not pursue a debt-free life. Okay, clarify ko lang na having a debt is not it's not wrong. Actually, vital pa nga ang magkaroon ng debt, lalo na sa mga ibang businesses, sa mga ibang bagay. Pero ang gusto ko i-point dito is yung perspective na parang marami sa atin o mayroong mga tao sa atin na ginagawa ng parang career yung pagkakaroon ng debt. And parang for them is that kasi if you say debt, you need to pay it back, eh, diba?
lalo na kung sa bank yan, so may mga interest pa yan, may mga kung ano. And what this pandemic teaches us is that yung pinaka nag-survive or pinaka magaan na dinaanan tong pandemic na to, at least sa finances nila, is those hindi sobrang laki ng debt nila or sobrang manageable ng debt nila na kinaya nila yung interest kahit na for a long time or for a period of time na hindi sila magkaroon ng income, di ba? Nung nag-lockdown, of course, maraming business nag-shutdown, yung income mo nagnawala, di ba? Pero if you have that big debt at tas meron kang interest na kailangang bayaran, magkaka-issue talaga yan, di ba? That time, I believe, sobrang hirap ka. Tas meron din, I believe, marami rin na foreclose na mga properties, na foreclose na kung ano-ano mga bagay ng mga banks kasi nga, hindi na nila kaya bayaran. But those who have yung hindi manageable na debt nila or wala man, diba? So sila yung mas naging successful or naging mas free man lang yun nung pandemic, mas dinaanan nila. So for the fourth is yun, those who have an easy money mindset. Sino ba ang ayaw nang magkaroon mabilis yung pera, diba? Pero sabi nga, ano yung mabilis na pumasok, mabilis rin linalabas, diba? So kahit na gano'ng kalaki pa yan, diba? At pinaka isang problema din dito kasi nga is if pabilis mo lang napasukan yan, then it also means na mabilis rin makapasok yung ibang tao. So, hindi rin siya magiging sustainable eh. It's a matter of time lang rin na everyone would go in and saturate yan at mawawalan ka na rin ng ganong money. And actually, most of the people rin na na-scam actually is mayroong ganong klase, di ba? Kaya nga may nagsasabi na if you hear an investment or something na is too good to be true, it's most probably na hindi nga siya true. Diba? Parang lahat naman ng bagay may kapalit. Diba? So why would just they handed you the money if ganun ang bilis? So next tayo. So fifth is those who constantly worry and fear for the future. Actually, different tong pang-fifth na to, di ba? Actually, pinasok ko lang siya kasi nga, wala naman siya kinalaman talaga sa money. Pero, for me, pagkakaroon ng financial freedom or freedom is yung kasama na yung well-being ng natin. And, believe me na may mga kakilala ako, even mga family members, na parang, I believe they have enough na savings magpapasok. Pero dahil having this kind of worry and fear, parang as if wala na rin. Parang as if hindi nila ma-enjoy yung moment. Hindi nila ma-enjoy yung peace. Hindi nila ma-enjoy yung moment na parang meron sila. Kasi bakit ba rin yung gusto natin, di ba? Kasi gusto natin ma-enjoy yung peace and moment. Eh. Pero if we have this kind of mindset nga na we always fear or we always worry, tatanggalin niya yung joy na yan eh. Then parang as if we're living a life now, parang we're not enough. So ironic siya kasi nga hindi naman siya talaga true, 'di ba? Kasi nga more than enough naman ni savings, pero at the same time yung fear na palaging gabi-gabi iniisip mo pa rin siya, 'di ba? So sobrang ironic lang. So for me, kahit kung hindi natin maayos yung mindset na to, same pa rin. Hindi natin ma-achieve pa rin yung financial freedom na gusto nating ma-achieve. So, next na question natin right now is, why do we seek financial freedom? Ngayon, babalik ulit yung question natin sa atin, lahat, sa audience na, ano ba yung purpose? If I ask you right now, di ba, I believe naman, lahat naman sa atin dito gusto, di ba? And next na question is, ano yung purpose? Bakit mo ba gusto ma-achieve yung financial freedom? Just think about it right now or just contemplate on it. Ano nga ba? Para saan nga ba? Bigyan ko ng ilang seconds to just process it. Okay, so next na tayo na ano, mayroon akong bibigay na two statements. Try nyo to answer if it is a fact
or it is fake yung statement na yon. Of course, it's in own perspective naman to, own answer naman to, hindi naman to parang tama dat mali. Pero it's something to just ponder or to contemplate na lang. So first statement is, achieving financial freedom is just a monetary thing. So you do think it's a fact or is it a fake? It's fake. Okay? Second, it is to reach a state of financial security to the point of not needing to worry about money anymore. So, sa mga nag-answer, ito yung question ko next. How much is enough? So, if we say we need to, if I ask for a figure, kasi ang hirap naman sabihin mo lang, gusto ko maabot yun. So, how much is enough? Ano yung figure? Paano yung re-reach yung figure? Ano yung magiging basis mo to reach figure? Second question is, how sure are you that it's enough? So, if na-reach na natin yung figure na yon, paano? Diba? Kasi, yan yung goal eh. Yan yung gusto natin ma-reach eh. Diba? Tapos, sure ba tayo? Parang ganun. Kasi, minsan, yan rin yung every goal natin. Siyempre, dyan rin tayo maggagawa, gagalaw. Diba? So, sure ba tayo doon? Or, enough na ba yon? And last, third question ko dito, how certain are you that the future is predictable? Ano meaning ng question is, sa lahat ng sinabi mo, yung basis, yung amount, tapos, siyempre, nagsabi ka na rin, ito yung mga basis ko. Pero, paano natin masabi na predictable yun? Paano natin masasabi na mangyayari yun? Like, nangyayari na yun right now, during nasa pandemic pa tayo right now, tapos may war sa Russia and Ukraine. Tapos magkakaroon ng, most probably, nag-anticipate na ng recession, may inflation na tayo right now, tapos nagkakagulo na rin, nagtataas na rin yung dollar and everything. So, ang gulo ng financial world right now, di ba? Pag tingin na mo, walang nagsasabi na, okay, good. Tapos yung stock market, yung crypto, lalo na yung crypto. Anyway, ang gulo, di ba? Pero, meron bang tao nakapag-anticipate nito? Wala, di ba? So, paano pa kaya sa future? Baka mas maraming pang mas complicated things. Diba? So, let's continue. For me to answer yung mga questions na yon, yung first two na question na sinabi ko nga, is it enough? How sure na enough? Ito yun. Surely, financial security plays a vital part in the financial freedom. But mindset and character discipline are just as important. Ano bang point ko doon is that ang bilis magsabi ng amount. Honestly, mabilis sabihin yung amount, pero ang hirap i-achieve. Diba? I believe lahat mag-agree dito. Parang kung gusto ko lang mag-reach ng 1 million, ganun kabilis pa mag-reach ng 1 million or 10 million or more. Diba? Maminsan, pangarap na nga lang eh. Mga iba nga sabi, sa current salary ko, it will take years. It will take lifetime para ma-reach ko lang yung ganun. Diba? So, yung amount na nga nun, ang hirap na ma-achieve. Pero, so meaning ba nun is that only the ultra-rich or the rich people can achieve financial freedom? Yun ba yung meaning ba nun? Kasi, paano ba? Diba? Dito papasok yung sinabi ko nga na mindset and character discipline is very important also. Let's say na may isang si person A. Si person A having a very, very simple life. Simple wants, sobrang almost wala naman siyang gustong gastusin, wala siyang masyadong mga luho and everything. Do you think he needs a lot of amount para ito sustain lang yung living expenses niya? Siyempre hindi, di ba? More na doon sa savings. Kung sabi natin, at least meron kang 8 months sana ng savings mo, then hindi rin ganun kalaki. Kasi nga, maliit lang naman yung figure na kailangan niya monthly eh. Diba? Compared sa mga iba na ang taas-taas ng mga living expenses nila.
anong gusto ko i-pinpoint dito is that kaya rin naman ma-reach yung financial freedom. At hindi lang siya para sa mga rich. We just need to have a discipline lang sa mga needs and wants natin. Kasi magkaiba naman talaga yun. Diba? Mag-attain natin yung desire ng hearts natin. At kapag meron tayo, we just put it in savings. Diba? So, if we do this, I believe, kaya rin natin yun. Kaya rin natin ma-reach yung ganung klaseng financial freedom. Hindi kailangan to na we need to become really rich. Pero of course, kailangan pa rin, siyempre nga, discipline siya. Kailangan pa rin maging discipline sa pera, di ba? Pero meron isang for me, biggest missing piece is that na hindi ka i-address dito is yung security nga ng future. Yan yung third question ko kanina, di ba? How predictable ba yung future? So, yan nga ipapasok na parang sabi ko nga, di ba kanina, na parang if we worry, if we fear for the future, paano natin reach rin yung financial freedom? Paano mo rin, parang kahit na enough pa yan, parang nasa state ka na parang kulang, parang anytime kulang, di ba? And itong future na to, I believe wala. Kasi nga, lalo na sa time ng uncertainty, wala namang kaya mag-predict, wala kaya mag-secure. And even gan sa mga sabol ako, naka-experience na ako ng mga businesses, kahit na sabi mo, since 2004 pa, yun, nag-try na ako ng mga businesses na nag-start, tapos nag-fail, and ganito. At right now, nandito na, 2022 na, I can not say na parang, I'm that confident na paggawa ako ng isang business, sure yan. Wala eh. Walang makakapagsabi nun eh. Kung may magsasabi sa inyo ng ganun, hindi siya 100% true. Kasi kahit na gano'ng katama pa lahat ng ginawa mo, nadumpa rin yung mga uncertainties. So, yun na nga. Yung tong security na tong future, walang pwede magbigay na human being. Then, paano? Diba? Ako personally, na-reach ko rin yun eh. Parang, kahit na sabi mo, meron ng mga businesses, meron ng mga multiple source of income, pero na-experience ko rin yung parang, nandun pa rin yung fear, na parang nakakatakot na parang, paano to pag nawala na to, paano to pag hindi na kaya to, ba? So parang, nag-worry ka rin about sa future na magkaya mga possible na problem, pero at the same time, hindi pa masyado manating, pero legit questions naman talaga siya. Diba? So, paano? For me, dito papasok yung and only God can provide that assurance. Dito papasok yung faith. Okay, of course, pag sinabi natin si God, pag sinabi natin na si God, parang tapos na yung sagot, diba? Pero, let me elaborate nga siya. Yung sinabi ko about God is not to just blindly believing in God or making God our genie. Diba? It's not, hindi yung answer. Diba? Kasi, paraging normally gusto natin ipasok lang si God as if parang may gusto ko. Sige, magbabayad na lang ako, magpipray ako. O Lord, bigyan mo sa akin to. As if God is yung genie natin, siya lang yung bibigay ng mga wants natin, di ba? Pero it's yung constantly na seeking and trusting our will to Him. For me, this would be the safest security we will ever have. Yung to be the place or to be in the path where He wants us to be. That is the safest security. Diba? And ang next na question is, how do we know na nandun tayo sa path na yun? Yun na nga yun, na we need to constantly seek. If meron isang book na sasabi tayo, ito yung way, at sure na si God yung nandun ka na sa best path ni God, I believe nagdalay yung book na yun. Kasi every circumstance, every people, iba-ibang klaseng way eh, diba? Iba-ibang life eh. At personally ni God, ni-deal tayo eh. So, wala yan eh. So, walang shortcut. We need to really know Him muna. We need to really know Him as personally. Diba? So, to answer yung question na, ano ba dapat maging purpose natin? Ano ba dapat maging purpose natin sa dun sa financial freedom na?
kung akong sasagot, and because I'm a Christian, diyan ko papasok yung eternity na mindset. Kailangan ko mag-step back and not just think of yung financial freedom. Kasi kung titignan ko lang yung financial freedom, yung sagot ko lang is to be one of, to reach 1% ng pinakamayayaman sa mundo. Maybe. That way, we can say na successful na nga tayo. Diba? Pero, if we think of life, parang there's bigger meaning, diba, in life than just chasing after life's comfort and enjoyment, then, baka pag-isipan muna natin yun. Na hindi lang yun, it's not about a bunny, it's not about yung tag dito, kung ano ma-release natin, diba, dun na network or something. It's more than that. And second, for me, we should focus more on growth and learning. Even if this is contrary to the world's point of view that having more by all means is the main goal. Kasi yung path na dadaanan natin at pursuing yung dapat natin pursue, diba? Sobrang daming learnings doon eh. At pwede magkaroon ng growth doon. Huwag natin sayangin yung moment na yun. For me, very important yung path na yun. Very important yung dadaanan na yun. Kasi ikaw lang dumaan ng path na yun, diba? Hindi naman lahat ng tao dadaan sa path na yun. Ikaw lang rin naman makadaan at ikaw lang rin makalearn doon ng time na yun. And more than you would learn sa books, diba? Yung mismong path na ikaw mismong dumadaan. Third na I want to share is everyone is created uniquely. We all have to live different paths. Some in abundance, while some would need to live day to day. Some would have an adventurous journey, while some on a monotonous and routinary life. But every path has its own blessings, challenges, temptations, characters to build, and lessons to learn from. So, for me, yung purpose, isa sa mga purpose is tingnan natin nga yung lahat ng bagay na parang, kasi parang, siyempre, ang daming goals, diba, natin. Gusto natin ganito. If you want to get rich, honestly, unless you're working in a multinational company, tapos makareach ka doon sa top levels nila and you can earn, tawag dito, yung mga dividends kasi nagbibigay sila nung ganun or shares ng company. You need to have your own business. Diba? Parang yan yung goal. And hindi yan just one. Multiple businesses. Parang ganun, diba? And most of these people, parang most of us, ganun yung iisip natin. Goal natin, sana ganun. Gusto ko ma-reach yun. Diba? Parang yun yung talagang parang life. Pero, as I walk yung ano, masasabi ko lang, hindi siya yung ultimate goal eh. Everyone has unique path eh. And in that unique path na yun, magkakaroon ng ano, sariling blessings. But at the same time, hindi porket mayaman yung path na dinaanan natin, ay, parang ang blessed naman niya eh. Kasi nandun pa rin yung challenges eh. Nandun pa rin yung temptations eh. And pagtingin na mo nga siya, pag hindi siya ready for that temptation or yung challenges na yun, mas mahihirapan siya sa path na yun. Diba? And pagtingin natin ang eternity mindset, we're just living in a borrowed life. We're just aliens of this world, diba? So, ano pa mas important, diba? Na mag-plunk tayo ngayon o mag-plunk tayo sa eternity. And continuation dun sa third point ko is that, and yet for me, the best and safest path to walk is where God wants us to be. Because as long as we are walking in that path, He will make sure that we will have enough that we need to get through it. For me, bakit safest path pa rin is where what God wants it to be? Kasi ito yung personally I really believe na hindi, wala naman siya pyramids na parang glayaman lahat. Kasi kanya-kanyang path nga siya. Diba? Pero ang alam ko, pyramids niya sa Bible na He will provide yung daily bread. Diba? So just enough
basta ni-walk natin yun. And itong sa Matthew 6, chapter 6, verse 26 to 30, diba? Ito yung verse kinote ko na lang, diba? Look at the birds, look at the flowers of the field, diba? Kung kinikare ni God much, then bakit di niya ibibigay sa atin enough? Ang question siguro lang right now is that, are we in the path? Kung talagang we really always constantly na hindi enough, parang ganun. Or baka may mga mali tayong ginagawa. Pero of course, ibang point na naman siya sa ibang bagay natin na pag-usapan. But that said, so if we have an eternity mindset, does that mean na parang, okay, hindi na natin isa-seryoso yung life dito mundo na to kasi hindi naman pala ganun. For me, still, being a good steward of the thing entrusted to us is a must pa rin. Yan pa rin naman eh, di ba? Na parang hindi natin sasayangin na magiging good steward pa rin tayo, nasiseryosohin pa rin natin. And for me, striving for excellence in everything we do is as an act of worship ng Lord God, di ba? Sabi nga, ng Bible nga, in all of it, whether we sleep, we eat, di ba? Do it for the glory of God, di ba? Then, what more if mag-strive pa tayo ng excellence? Maging testimony na rin siya, di ba? For other people that the God that we are serving, parang hindi lang siya yung God natin, but God ng buong universe na hawak niya lahat, di ba? So, hindi lang siya para sa atin, para siya sa lahat. And may kita niya doon eh. Kasi ang hirap kasi sabihin na parang marami naman tao na hindi nga na sila nag-focus ng life nila sa mundo na to. Pero, ano rin pinapakita niya sa mundo? Kasi yung sa mundo, paminsan success, minsan for them, bago siya may kinig sa'yo eh. Though, of course, kanya-kanyang path ulit. Hindi ko sinabi na kailangan mo maging successful para pakinggan ng tao. Ang sinasabi ko lang, you just need to be a good steward. Kung yung calling natin is to be in abundance, then so be it. Good steward doon. If just day by day, then so be it. Kasi may kanya-kanyang role tayo doon eh. Diba? And sabi nga ni God, what He entrusts, more is entrusted, what para magiging faithful tayo sa little, more will be entrusted to us, diba? So doon, ganun naman yung concept nun eh. So, for me, yun nga, still, we need to do yung best na kaya natin gawin. Let me end with this diagram. Actually, it's ikigai. It's a Japanese word and it's a parang concept siya ng about ano. Anyway, paano ba? Basta concept siya, di ba? Kaya naman natin makita eh. So, take time muna natin basahin. For me, parang nasagot niya yung mga ibang parang love. Ano yung love ba? Or yung do we work for what we love? Or do we, ano nga, yung mag-pay for us na better, na rate, mga ganun. Or saan tayo good at? Or what matter most? Yung nga, di ba? No, what the world needs. So, siguro yung balance, if we can find it, we can really share. Kung mahanap natin yung balance, at the same time, we can really contribute. So, let me end na, we just don't live for ourselves, but we also need to contribute. Diba? So, contribute sa society, contribute sa community, kasi nga, most of the time, yun na nga yun eh. We want to be rich, bakit? Kasi gusto kong bilhin lahat. Gusto ko makita ako lahat, gusto ko gawin to lahat, gusto ko mag-travel sa lahat. It's more of tayo pa rin na not really thinking about ano ba talagang contribution. Yung contribution, siyempre meron, parang I want to help, pero just part of it, very little part of it. Pero kung binaligtad natin na I want financial freedom because I want to really contribute or to be part of God's calling, purpose, di ba? Then, magiging iba yung dynamics. Hindi na tayo nag-believe kasi gusto ko lang. Believe ako kasi for a purpose. So, if we can do that, I think it will be better for us. So, this ends my talk. And we can, ano, feel free to ask or type them. Okay, first question. Sa
How can you lessen worrying about the future if there are so many things to worry about? So many things to worry about. Mm-hmm. Actually, yun na nga yun eh. Legit naman talaga. Kasi maybe some people would say na parang, ah, ikaw lang, nag-worry too much ka lang. Or sabi ng Bible, do not worry, so don't worry. Pero hindi nga, meron mga bagay talaga na isip-isip lang natin. Pero meron talagang bagay na talagang legit na we need to worry. So maybe first, at least to really, to really differentiate muna yon. Tapos, siguro is that, diyan papasok kasi na, why do we need to worry? Kasi nga, di ba, may problema. So, kung may problema, then we need to solve it. Kasi kung we need to solve it, then ang next na question is, kaya ba natin i-solve? May magagawa ba tayo? So, can we prepare for it? Kasi yun lang naman lang rin yung responsibility natin. Hanggang doon lang din. Beyond that, so may mga problems talaga, legit problems talaga na hindi talaga siya masasolve. And for me, dyan na talaga yung we need to just entrust it to God. We just need to trust na He will just, sustain yung need. Kasi yun na nga yung point eh. Kung talagang maglalagay lang tayo ng question, ng legit question to worry, unlimited dyan. Diba? Parang di natin iniisip kung bukas meron pa bang hangin. Di natin iniisip kung paano bukas nag-stop na yung sun. Diba? Paano bukas kung kunin na tayo ni God? Lahat naman to points to worry eh. Diba? Pero ba di natin iniisip? Kasi these are things na kahit isipin natin, wala naman tayo magagawa. So, not worry. Pero dati nag-worry naman sa mga bagay na those things kasi nga maybe takot rin tayo to nabitawan. So, sobrang gusto natin na in control of everything. Natakot na takot tayo mawala yung mga bagay na importante sa atin. Nag-worry to it ay ngayon. So, maybe isa rin yung aspect na pwede natin tingnan. Yun. Second question. This is a more personal question, no? So can you share any personal experience as an entrepreneur that you had a hard time facing financially? Yeah, sabi ko nga yung nag-start ako 2004, pero hindi naman siya nag-try na ako ng mga businesses na nag-start or sorry. Okay. So, nag-start ako 2004. Hindi naman naging smooth siya. Maybe it's way of pinadaan na rin sa akin God to understand mga things, di ba? So, na-experience ko rin na hindi na kaya yung business. Actually, itong seafood business ko, pangalawa na to eh. Yung first naman sa nung 2004, hindi naman siya nag-work talaga. Nag-work siya at first. Actually, okay siya nung first. Pero eventually, nagkaroon pa rin naman na nawala na yung client and everything. So, nag-fold din siya. So, marami naman dinaanan ng mga problems financially. Pero, kaya nga sinasabi ko, ang one thing na build sa akin is yung confidence ko, hindi na sa akin. Kasi that time, though, siyempre naman, you learn through it, di ba? Marami ka. Kung hindi, parang sayang lang naman yung mga pinagdadaanan mo. Pero, alam ko rin naman na ang daming maybe ginawa ko pa rin naman eh. Gagawin ko pa rin naman yung mga ginawa ko, ibang decisions ko before eh. And, bakit biglang nag-change? Parang ganun. Bakit biglang yung change yung outcome? Kaya nga sabi ko nga, yung confidence is not in me. Pero, for me, yung confidence dapat na parang, God will just, kung yan yung purpose niya for you, then He will give it to you. Parang ganun. Parang ganun pa rin ako. So, yan yung palagi rin yung heart ko. And yan yung always rin yung parang confidence ko. Pero ang hirap pa rin. Diba? Mahirap pa rin lalo kapag dumadaan sa mga times na biglang ito, pandemic and everything. So,
hirap pa din. Pero so far pa naman, nag-grow eh. Nag-grow pa rin eh. So, may purpose pa. Ako, yun lang yung personal na ano ko, take ko doon. For the third question, I have too many businesses, more than what I can handle now. So how can I know which one to continue and which one to stop? Siguro, for me, is that, ano ba yung, di ba, I mean, marami ah, maraming take to ah. Case-to-case basis to. Pwede ko lang bigay siguro yung mga possible na point of view, paano titingnan. First, syempre, ano pinaka worth it? Diba? So, ano ba yung pinaka kumikita? Kasi yun may isa sa pinaka-purpose naman natin, diba? Kasi meron talagang bread and butter ng business. Kasi yan yung dyan natin kinukuha yung income natin. Kung meron bang ganon, then of course, yan yung isa sa mga stay natin. Second, kung kailangan natin talaga magbitaw, ano yung mga bagay na pinaka-least control kaya natin control? Kung di na natin kaya control yung mga bagay na yon, kasi yun na nga yun eh, kung, example, itong business na to, kailangan ka pumunta sa ibang lugar, meaning nun, kailangan mo iwan itong business dito, di ba? So, may mga ganong klaseng mga possible na instance eh. So, ano yung mga hindi natin kaya na i-control na magsasacrifice ng currently natin? So, isa rin yung mga sa dapat naman na natin iwan, mga, or umuna-una natin i-forgo. Third is, ano yung sa tingin nyo na may growth? Or possible may growth? Of course, speculations lang to. Diba? Wala naman makakapagsabi talaga ng definitely. Pero at least, with a calculated guess, paano natin, ano to? Feel ko mayroon ba to? Diba? Kasi katulad ng may mga, example, before, diba? Before nung dumating yung mga smartphones, diba? Puro tayo sa text messaging eh. Diba? Pero nung time na lang nag-start yung smartphones, nandun yung internet, di ba? Sabi ng Globe, ng Smart, sabi nila, dadahanin na nila yung i-forgo, yung mga ganun. Kasi nga, eventually, hindi na nila wala nang gagamit eh. Kasi free ka na tumawag, free ka na mag-text, kahit sa ibang bansa. Eh dati kumikita sila sa mga international calls, di ba? So, dadahan na nila i-forgo yun kasi wala nang growth doon. So, I believe, ito yung mga possible na reasons kung bakit natin i-forgo or i-continue. So, yan yung isang practical. Pero of course, very important pa rin is kung alam natin ano yung purpose natin, di ba? I believe, isa rin na very important na aspect yan. Kasi minsan, the more we do things, the more na kukunin yung oras mo eh. Yung effort mo, yung stress mo, yung mind mo, di ba? And kung may pinapagawa, lalo na kung may purpose pinapagawa sa atin, kasi minsan ito yung mga bagay na nagdi-distract sa atin eh. O hindi na natin mabigyan yung best eh. Diba? So, I hope na we would always consider that. Yung magtingin nga natin yung pinaka-importante pa rin. Diba? Kasi, yung financial freedom, marami, gusto lang natin ma-reach yung financial freedom. Tapos after noon, bago tayo mag-help out. Pero minsan, pero for me, dapat, kasi gusto natin maging help out or gusto natin magawa yung pinapagawa sa atin ni God or yung purpose natin, kaya gusto ko i-achieve yung financial freedom. So, pwedeng ganung take naman. Okay. There's another question dito directly sa chat box. So, it goes, I'm not very good with crypto business. For a beginner, what do you suggest? Ito lang pwede kong sabihin sa crypto. Ito lang sabihin sa crypto is that maraming, pag sinama mo sila Warren Buffett, di ba? Sila yung mga isa sa pinakamagaling na investor sa buo, di ba? Naging top 2 siya sa pinaka-richest or naging top 1 pa nga siya sa richest sa mundo na to. And yet, never siya nag-touch ng crypto. Ito yung, ako, I also believe in that, na parang, wala naman akong against talaga, mas conservative kasi ako approach pagdating sa business. So, ang crypto is a very, very, ano ba yan? Very, very aggressive, very, very volatile. Katulad ngayon, di ba? Parang tumaas siya ng ilan, 70, pinamataas, 60 plus thousand, di ba? US dollar per crypto. Tapos na yun, bumaba na ng, di ko na sure. Last na check ko, 18,000, di ba? Parang ganon. So,
bakit ganun? Kasi may ibang investment, kasi example, nag-invest tayo sa lupa, may lupa talaga. Pag nag-invest tayo sa gold, may gold. Pag nag-invest tayo sa stock, may company. Pero nag-invest tayo sa crypto, wala lang. Wala siyang value talaga. So, for me ha, ingat lang kasi sa stocks, meron rin akong point of view. Parang sa akin, sa stocks, the more na makita mo, except blue chip na dandahan lang tumataas or something or dahil based na performance ng company, pag tingin mo ang stocks, marami dyan is kumikita lang, biglang tumataas na lang out of because may demand or marami lang bumibili. Meaning nun, saan nila kukunin yung profit na yun or yung pagtaas na yun? Diba? Kasi wala naman maglalabas ang pera for that. Eh. Meaning nun, merit malulugi. So, it's more of ikaw lang ba yung isa sa mga malulugi? Diba? Parang kasi, sa totoo lang, hawak na mga hedge funds yan. Eh. Hedge funds are people na or companies na kinukuha niya enough pool of money. We're talking about billions of US dollars yung pinag-usapan. So, isang pasok mo sa isang stocks, tapas kagad yan. Pero isang pull out talaga nila, bababa rin kagad yan. So, totoo lang, silang kumikita dyan. Hindi yung mga ordinary people. Kaya nga, isa sa mga pagdina mo, mga vlogs, ang dami doon. Sobrang daming ordinary people na ordinary citizens, mom and dads na na-lose talaga sa crypto. Eh. So, take ko lang talaga is kung kaya mong wag. Kasi, para ka na lang rin naglalaro eh. Walang pwede magsabi sa'yo, no, stop ka na dyan ha. O, go ka pa ulit dyan. Kasi hindi mo rin masasabi. Wala, sobrang taas ng risk. Yun lang naman take ko dun. Okay. Since we have parang konti na lang rin yung time natin, we'll just ask one last question. But don't worry, the link naman is open kahit the whole week or anytime. So we will have, that's why we have the Spotify podcast after this talk. We'll be answering all of the questions and also strategically dividing them sa next na episodes. So we saw some questions na mas matatakal sa second, matatakal sa third. So hopefully you guys be here pa rin. So for the last question, it's where is the thin line of worrying for the future and being happy-go-lucky in life or being irresponsible? At the same time, where is the thin line for being responsible and not just worrying about the future? Actually, very, very good question. Kasi nga, na-pinpoint naman doon yung pinaka-importanting word is responsibility, di ba? Actually, yun naman dapat yung pinaka-reason natin na it's my responsibility kaya kailangan ko mag-worry or pag-isipan. Hindi lang takot ako mawala yun. Kasi maraming tao nag-worry or nahihirapan sa future or ganyan. Kasi nga, sa sobrang hold on nila sa bagay na yon na pag mawala yon hindi kaya, hindi pwede. Diba? Pero hindi naman din yung ganyan yung pagturo sa atin, diba? Ng Bible, diba? So, for me, yung pinaka-safe talaga doon is about responsibility. Na parang, we worry because it's part of our responsibility. And hanggang saan yung responsibility natin? Is that hanggat kaya, hanggat pwede may magagawa tayo, of course, we need to grow pa. Kasi minsan, ito lang yun eh. And malalaman natin minsan as we push nga eh. Kaya yung worry itself, yung minsan, helpful siya to some extent. Kasi mapapressure ka to push eh, to find ways eh. Diba? So, maghanap ako ng ways. Kasi minsan, ngayon, hindi ko alam yung sagot. Pero makita mo bukas, lahat ko na pala kasi nakakaisip ko or nakakahanap ko ng ways. Diba? I think yan yung responsibility natin. Na doon. Pero yung happy-go-lucky naman kasi, yan rin naman yung sinasabi natin na parang you really don't care na. Parang ganon. Yun yung pangit naman doon. If pag sinabi mo, gusto ko lang, kasi for me, wala na akong pwedeng gawin doon sa bagay na yun. Kasi entrust ko na lang kay God yun. I think yan yung dapat na mindset or dapat na take on it. Pero if sinasabi mo lang na parang wala lang, bahala na bukas, bahala na ganito, short-sighted tawag doon eh. And honestly, maraming namumblema talaga
I mean, hangga't di dumating yung problema, di mo malalaman. Pero pag dumating na yung problema, then talagang isa minsan isang ganun lang tapos na, 'di ba? So mahirap. Ang masasabi ko lang, it will take rin ng experience, it will really take rin ng learnings as you go through na ano ba yung balance. Sabi, hanap natin yung balance, pero wala rin makakapagsagot ng isang balance eh. And every circumstance, iba-iba rin naman talaga eh. So, it will really take them. Kaya nga, nadun ko na yung sabi kanina about yung growth and learning. Very important yun eh. Malalaman mo kung 5 years ago, makita mo may difference. Dapat may difference, di ba? May difference sa paano ko mag-isip ngayon. Kasi, di ba, parang dapat mas nag-mature in a way, sana. Hopefully, dapat ganun. So, makita mo meron nag-grow. So, may mga decisions na kung 5 years ago, ito gagawin mo. Pero ngayon, di mo gagawin yon. Kasi nag-grow ka na, alam mo na. Diba? So, babalik ko yun. Pag bumalik ulit ng manibagong mga problems na medyo related doon, at least nakapag-decide ka. So, for me, yun na. Yun yung sagot pa rin. It's about responsibility and it's about what you know or what you can do about it lang. Pero, if something na more than that na, papasang talaga dapat yung faith si God na doon. Trust mo lang kay God na alam mo lang kasi in the first share ko lang rin so pasensya magulo ah, pero share ko lang din kasi yung isang na-take ko rin na parang if yung backer mo ngayon is si ano sino ba pinamayaman ngayon sabi sila si Henry C tapo lang kung backer mo ngayon si Henry C, 'di ba? Meaning kapag karon ka ng problema about money, hindi ka na mag pwede ka lumapit sa kanya. Would you fear? Would you still worry? 'Di ba? Para sabihin mo, hindi, almost siya pinaka mayaman eh, na tao sa at least ng buhay siya, 'di ba? So, di ako mag-fear. May nandoon yung confidence eh, 'di ba? Nandoon yung trust eh. Pero paano pa kung sigad yung backer natin? 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga, very important is yung alam natin kung where we stand. And if we where we stand, tapos nandoon si God, ganito na lang yung laging approach ko sa kanya eh. Laging approach ko ganito eh. Ako, sa business ko, kung mayroon ako in-assign sa isang employees ko, anong kailangan niyang gawin, I will make sure ano yung mga needs niya, ipoprovide ko. Kasi bakit? Kung hindi ko ma-provide yung mga needs niya para magawa niya yung, ma-accomplish niya yung goal niya, eventually, mag-fail siya. At sino talaga mag-fail? Ako eh. Kasi pinagawa ko sa kanya, meaning, no, kailangan ko niya gawin niya yun. Meaning, no, may related sa business ko. Diba? So, kailangan niya gumalaw. Kailangan niya mag-succeed na rin doon. So, i-help ko siya talaga doon. Bibigay ko yung dapat gawin para sa kanya. Ngayon, sa isang perspective, ganun yung tingin ko kay God. If he ask us to do something, di ba? Tapos, hindi niya i-provide yung dapat natin i-provide. For example, hindi niya i-provide yung pagkain. Hindi, magugutom tayo. Tapos, kung hindi natin, example, nawala na tayo, paano natin gagawin yung pinapagawaan niya? So, I believe he will just give yung, kaya nga sabi ko nga, he will always give yung enough, yung needs, para masustain natin yung dapat natin gawin. Kasi, at the end of the day, kung yung ginagawa natin, yung pinapagawaan niya, nasa best interest rin naman ni God na makasid yung pinapagawa niya sa atin eh, di ba? So, he will sustain us. Doon lang yung magiging question lang naman dyan is kung nagde-deviate na ba tayo, hindi, or tayo lang gusto natin magawa yun or something. So, maybe, yan yung gist ng sagot ko doon. Okay, thank you. So, here ends our talk. There. So, like what I said a while ago, this is the first among 4 episodes. So the second episode will be on August 11. So Thursday ulit siya. It will be about savings and budgeting already. And our speaker will be Mr. Justin Uy. So I hope you guys can come also if you like the talk. We also sent yung Facebook link sa chat box. You can join the group so that you will know yung next na schedules natin for the talks. And yun lang. Anything else? Wala na, no? Anything else? Maybe someone wants to say anything. Say hi.
Okay, I think that's it. Thank you all for coming, and we hope to see you again next time. Thank you.